Unang subo sa inyo mga kalods. Laglag pa yung sili natin. Inusa. So what's up mga kalods, so for today's mukbang magluluto tayo ng tokat baboy in 2 weeks. So dito makikita nyo, pinapakulong ko na yung tenga ng baboy din. Pain na natin yung tokwa para maprito na natin. Nagpainit lang ako rito ng pan, saka mantika. Inilagay ko na rin yung tokwa nung mainit yung mantika. Habang pinipito ko yung tokwa, so nagtiwana muna ako ng sibuyas, panggisa, saka bawang, at saka yung pinakuluan natin tenga ng baboy. Then binaliktad ko lang yung tokwa. And after ko ibaliktad, nagpainit ulit ako ng pan at mantika para mag-gisa na tayo sa tokwat baboy ginisa. So yun yung unang dishes na gagawin natin. So nilagay ko muna yung bawang, onion, hinalo-halo ko siya, then sinama ko yung kamati, at siyempre nagpanggap tayo na parang isang chef, di ba? Op, sige, haluin mo. Op, apoy-apoy yung pa. Sige, hanggang masunog. So kapag medyo okay na siya mga kalods, pwede na natin ilagay yung tenga ng baboy. Then haluin lang din natin siya. Then ayan na naman ako. Nagpapanggap na naman. So syempre hindi mawawala ang sarap na ito kapag walang magic sarap. Then hinalo ko lang. Then nag-add na rin ako rito ng paminta upang merong little spiciness. Then syempre ang soy sauce, dato puti, baka naman. Then halu-haluin lang natin siya mga kalods. Napaka-easy way lang, then ilagay natin ng tokwa, then tapos na siya. Para sa pangalawang dishes mga kalods, so nagtito lang ulit ako ng tokwa at saka yung natuturang tenga, pinirito ko rin para mag-free. So habang hinihintay natin siyang iprito, so magbuha na muna tayo ng sausawan. So naglagay lang ako ng soy sauce, paminta, suka, then also naglagay din ako ng lemon juice, tsaka sili, pampaangang mga kalods. Then nagsama na rin ako ng mamahaling sibuyas. Then nakita ko medyo okay na yung tenga, so binaliktad ko na siya, medyo tumatalsik-talsik pa. Sige, lumalaban, at saka hiwain ko na rin tong crispy na tofu at baboy. So alam nyo na kasunod niya mga kalod. Tara, kainan na! Sa mga kalods, nagbabalik na naman po ang inyong Lodi, Lodi Mac TV. So for today's mukbang, nagluto tayo ng dalawang klaseng tokwat baboy, isang crispy at isang ginisa. So tara na mga kalods, samahan nyo na ako makamukbang. Pero bago ang lahat, magdasal po muna tayo. Lord, maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po sa araw na ito. Sana i-bless niyo po itong pagkain na ito upang maging aking kalakasan. Maraming salamat po Lord, amen. Tara na mga kalods, kain na tayo. So inumin lang natin mga kalods, tubig lang, then may kanin din tayo dito. So unang subo sa inyo mga kalods, laglag pa yung sili natin. Kandito yung sasawa natin mga kalods, pero sa tokwat baboy na rin. Sige. Isang pampulutan, isang pangulam. Thank you.
parehas panalo, mga kalots. Tingin sa. Ito naman lang sa crispy. May tanong lang ako sa mga kakapwa natin ka OFW dyan, no? Kasi bakit kaya pagka no? Umaalis tayo. Nasaan po, no? Malayo tayo sa pamilya natin. Tataka ako, tayo pa yung mga OFW ang nag-aalala para sa kanila, ano ba? Sila kaya nag-aalala sila para sa atin? Matanong ko lang yan, no? Kasi una sa lahat, sabi nga ni Rabbi Tulpo, hindi mo kailangan mag-alala sa kanila dahil ikaw ang nasa malayo, ikaw ang nag-ibong bansa. So, ibig sabihin tayo yung nasa 50-50. Sila, nandun lang sila sa Pilipinas. Pero hindi ko alam bakit nag-aalala pa rin tayo sa pamilya natin. No? Tayo ang nag-aalala para sa kanila kung umain na ba sila or hindi. Or okay lang ba sila. Baka may mangyari sa kanila masama. No? Sila kaya naalala din kaya nila yun sa atin. Yung ganong pag-iisip. Comments naman down below, mga kalods. Kung same situation din yung naiisip ninyo as a OFW. Ano na eh, kaya ulit tayo. Sarap mga kalots. Both sides silang parehas, masarap. Pwede pang pulot lang. Pwede pang kain. Thank you.
Pabot ito talaga ang part ng baba itong tainga. Lalo na sa iyaw-iyaw, no? Sarap. Ano yun na tainga? Malalo. Nasaan na malaking sili. Salamat po ulit mga kalods.